Bible is spoken today, write this out. Ang sukatan ay ang totoo. Yung salita ng Diyos. Purihin ang Panginoon. Welcome po sa isa na namang episode ng Oras ng Katotohanan, ang programang naghahatid sa inyo ng dalisay at walang dayang salita ng Diyos. Ako po ang inyong host, Pastor Janeline Concepcion. Sa panahon na dumarating sa atin ang sari-saring problema, parang ang pinakamadaling gawin ay kalimutan na lang ito. Kalimitan nga, nagbibisyo ang tao sa pagnanasang mawala sa isip niya ang napakabigat na problema. Ang mahirap sa paraang ito ay kailangan pa ring harapin ang problema sa mga darating na araw. Ang imbitasyon ng Panginoon ay ilagak natin sa Kanya at magkaroon tayo ng kapahingahan sa ating kaluluwa. Ang paanyaya ng Panginoon ay dumarating sa atin sa pamamagitan ng pangangaral ng Kanyang mga salita. Pakinggan natin ngayon ang pagtawag ng Diyos at tanggapin natin ang Kanyang paanyaya. Purihin ang each one of you in the name of our Lord Jesus Christ. And again, we will begin our study of the Bible by prayer. Let's pray. Father God, bless those who are hearing thy words, studying thy words with us. Let the truth be revealed that you have promised that we will know the truth and the truth shall set us free. Father God, we pray also that you will touch those who are listening to thy words, especially they who need deliverance from the power of darkness, from the power of ignorance. We also pray for the sick. Touch them, O Lord, with your healing hands, and those who are without, those who are always in need, even of foods every day, clothing, and everything. Father God, let them know that you care for us, that as you are the giver of life, you are the one who provide. You have given us the body, you will provide the clothing, and everything is from you because you are a father to us. Bless now your people and the preaching of thy words. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Ang atin pong papaksain ngayon ay sa isang katanungan, bakit daw po ang banal na kasulatan o ang Biblia ang ginagawa nating batayan ng katotohanan sa pananampalataya? Ang unang kasagutan dyan ay sapagkat ang Biblia ang siyang ginamit ni Kristo nang siya'y nangangaral ng mabuting balita. Ito'y ating mababasa sa Lucas 4:15-19. At nagtuturo siya sa mga sinaguga nila na niluluwalhati ng lahat. At siya'y napasanasarit sa kanyang kinalakhang nayon, sa kanyang kaugalian. Siya'y pumasok sa sinaguga ng araw ng Sabat at nagtindig upang bumasa. At ibinigay sa kanya ang aklat ng propeta Isaias at binuklat niya ang aklat na nasusumpungan niya ang dakong kinasusulatan. Sumasa akin ang Espiritu ng Panginoon sapagkat ako'y pinahiran niya upang ipangaral ang mabuting balita sa mga dukha. Ako'y sinugo niya upang itanyag sa mga bihag ang pagkaligtas at sa mga bulag ang pagkakita upang bigyan ng kalayaan ang naaapi. Ito ang dahilan, ang sabi, upang itanyag ang kaayaayang taon ng Panginoon. Bilang mga tagasunod ng Panginoon, sinusundan natin ang ating Panginoon sapagkat
Ito ang kanyang pinagbatayan, ang kanyang pangangaral. Kaya iyan din ang ating batayan sapagkat tayo ay mga alagad ni Kristo. Ano pang dahilan bakit ang Bible ang batayan? Ito'y itinuro ng Panginoon at kanyang inaralan, hinikayat ang mga tao na basahin nila rin ang Biblia. Sa makatwid, ginawang batayan ni Kristo ang banal na kasulatan at itinuro niya sa kanyang mga tagapakinig na gayon din ang kanilang gawin sapagkat ika niya'y doon mababasa ang mga nagsulat tungkol sa kanya at sa pamagitan ng pagkakilala sa kanya ay magkaroon siya sila ng buhay na walang hanggan. Yan ang pangalawang dahilan. Christ uses the Bible to prove the truth of his faith in God, and Christ exhorted his listener to do the same, to preach according to the word of God. At ang salita ng Diyos ay kinilala niya na yung binabasa niya sa Biblia. Purihin ang Panginoon. Ang ating pangatlong katuwiran, bakit ang Biblia ay siyang ating batayan? Sapagkat sinasabi sa 2 Pedro 1:20 na ang banal na kasulatan ay hindi dumating sa atin na nagbuhat sa sariling pagpapaliwanag ng tao. That is verse 20. 21, sapagkat hindi sa kalooban ng tao dumating ang hula kailanman, kundi ang mga tao ng Diyos ay nagsalita buhat sa Diyos na inuudyukan ng Espiritu Santo. Sa makatwid, ito ang batayan ng pananampalataya natin sapagkat ito hindi sa kalooban ng tao dumating. Paano? Yung mga tao ng Diyos ay nagsalita buhat sa Diyos. The Bible is the Word of God, and the Word of God is what Jesus is teaching. So he exhorts his people, his listener, to use the Bible. Ano pa ang sabi niya? Ano ang kasulatan? Ano ang sinasabi ng banal na kasulatan? Na ang Biblia ay hindi ginawa sa kalooban ng tao. But the men of God spake as they were moved by the Holy Spirit. Sino ba yung men of God? Lahat bang may hawak ng Biblia ay man of God? Lahat ba nagsasalita tungkol sa Diyos ay man of God? Ating tingnan ang sinabi ng Panginoon sa Lucas, pangkat siyam at ang talatay apat na po at siyam. Ang sabi, ayon sa karunungan ng Diyos, magsusugo ako sa kanila, mga propeta at mga apostol. Yan pala ang mga taong merong pahid ng Espiritu, kinilos ng Espiritu ng Diyos upang magdala ng salita ng Diyos. So that we will be sure that what we are accepting and believing is from God because we believe those whom God has appointed to do the same, to preach the word. Kaya we are not teaching the words from man, but the word of God through this man of God whom he has sent. Kung baga mga kapatid, sila ang opisyal, yung mga hindi propeta, hindi apostol, lalo pat nagsasalita ng laban sa mga salita ng mga apostol at propeta, sila ay hindi sa Diyos. Gaya ng sabi nga sa mga taga-Roma, pangkat 10 at talatang 15, at papano silang magsisipangaral kung hindi sila mga sinugo, gaya nga ng nasusulat, anong pagkaganda na mga paanyaong mga nagdadala ng masayang balita ng mga bagay na mabuti. Kaya mga kapatid, this is another reason why we based our faith in the written word of God. Purihin ang Panginoon. Ano pang sinasabi ng banal na kasulatan? Sila ay nagsalita
hindi sa kanilang sarili, kundi iyong itinuro sa kanila. They speak the Word of God through the Holy Spirit. They were anointed. Sila ay inudyukan ng Espiritu. Kinilos sila ng Espiritu. Yan ang dahilan kung bakit yan din ang ating batayan. Yan ang batayan ng ating Panginoong Jesucristo. Yan din ang ating batayan. The Word of God is not of man, but the Word of God is God's Word through His anointed holy man of God. They are the prophets in the Old Testament and the apostles in the New Testament. Ano pang sinasabi ng banal na kasulatan? Na ang salita ng Diyos, ang banal na kasulatan, kaya nga banal na kasulatan yan eh. Eh, bakit banal? Hindi salita ng tao, kundi sinalita ng mga tao ng Diyos. Sila ang official. Yung hindi tao ng Diyos, private yun. The Bible is not of private interpretation. The Bible is spoken by officials sent by God. They were chosen by God to preach His Word. Purihin ang Panginoon. Ay ano ngayon ang sabi ng salita ng Diyos? Kung gagamitin mo ang ibang pananalita, ibang aklat, kung gagamitan mo ang iyong aral ng karagdagan pa at binawasan pa ang Biblia. Halimbawa, sino nagbabawas? O tingnan lang natin, ano ang sugo? Nako, napakaraming sugo. Pati pangalan ng spacecraft. Ha? Kanila nang isinasali. Yung iba, hindi lamang ganun, dinadagdagan pa. Kristo raw. Yung iba, kung ano-ano. Mga kapatid, basahin lang natin sa Revelation chapter 22, verse 18 to 19. Kung ano ang sinasabi? Aking sinasaksihan sa bawat taong nakikinig sa mga salita ng hula sa aklat na ito, kung ang sino man ay magdagdag sa mga ito ay daragdagan siya ng Diyos ng mga salot na nakasulat sa aklat na ito, dadagdagan. Kung ang sino man ay mag-alis sa mga salita sa aklat ng hulang ito, ay aalisin ng Diyos ang kanyang bahagi sa punong kahoy ng buhay at sa bayang banal na nangasusulat sa aklat na ito. Kaya yung mga nag-alis, aalisin. Walang pag-asa yun na makapasok sa langit. Ah, parang immigrant ka, punta ka sa isang bansa immigrant, wala ka palang visa man lamang. Paano yun? Kaya yung mga nag-alis, aalisin ang pangalan. Yung nagdagdag, dadagdagan ang parusa. This is one of the best reason why we use the Bible as the basis of truth when it comes to our faith. Bakit? Sapagkat yung nakasulat dyan, hindi mo na kaya dadagdagan pa ang parusa nakasulat. Ano pa? Hindi lamang nadagdagan, pati pangalan mo aalisin sa aklat ng buhay. Iyan ay isa sa mga matinding dahilan kung bakit ang bawat nagnanasang magdala ng salita ng Diyos ay dapat munang suguin siya. Hindi siya mangangahas na mangaral sapagkat ang banal na kasulatan ay sinalita noon ng mga tao ng Diyos. At hanggang ngayon, ang banal na kasulatan ay banal, hindi hinaluan ng laman, ng makalamang kaisipan. Ang banal na kasulatan, binigyan ng Diyos ng sukatan. No one must add and no man must subtract. If they will insist in adding to the Holy Scripture, they must fear the punishment. The one that is written in the Scripture will be more than that. It will be a great plague more than what is written. Ganon din mga kapatid, ang banal na kasulatan ay hindi lamang paniwalang ito'y sa Diyos. Ang banal na kasulatan
ay salita ng buhay. Pansinin natin sa Ebanghelyo ayon kay San Juan sa pangkat-anim at talatang 63. Basahin natin. Ang Espiritu nga ang bumubuhay. Sa laman ay walang anumang pakikinabang. Ang mga salita na salita ko sa inyo ay pawang Espiritu at pawang buhay. Ano meron ang Biblia? Ano merong kapangyarihan ang Biblia? Bakit ito ang dapat gamitin? Halimbawa, basahin natin sa aklat ng Unang Pedro 1:23-25. Yamang ipinanganak kayong muli, hindi sa mga binhing nasisira, kundi sa walang kasiraan, sa pamamagitan ng salita ng Diyos na nabubuhay at namamalagi. Sapagkat ang lahat ng laman ay gaya ng damo at lahat ng kanyang karangalan ay gaya ng bulaklak ng damo. Ang damo'y natutuyo at ang bulaklak ay nalalanta. Sapagkat ang salita ng Panginoon ay namamalagi magpakailanman at ito ang salita ng mabuting balita na ipinapangaral sa inyo. Ano raw mga kapatid ang salita ng Diyos? Bakit ito ang gagamitin? Sapagkat ito'y buhay at makapangyarihan. Sino ang makapagbabago sa kalikasan ng tao? Ang sabi ng kasulatan, ang sabi ni Hermias, basahin natin yan sa 13:23 ng Hermias. Makapagbabago baga ang itupi ng kanyang balat o ang leopardo ng kanyang batik kung magkagayoy mga kagagawa kayo naman ng mabuti at bihasang gumawa ng masama. Mga kapatid, ang Biblia ay makapangyarihan. Bakit? Sapagkat siya lang ang makapagbabago ng kalikasan ng mga sumasampalataya sa salita ng Diyos. Anong pagbabago? Yung makasalanan sa kanyang kalikasan, gaya ng batik ng leopardo, gaya ng isang taong nahirati sa masama, walang makapagbabago. Pero ang sabi sa salita ng Diyos, sa salita ng Diyos na ipinapangaral, pag ikaw ay makinig, pag ikaw ay magutom at mauhaw, ang sabi, ikaw ay muling ipapanganak. Hindi na yung mababang uri ng kapanganakan ng kalikasan. Gaya ng sabi ni Haring David, I was conceived in iniquity and my parents has conceived me in sin. Mga kapatid, paano ngayon siya? Hindi mababago ang kalikasan ng sarili natin. Ang salita ng Diyos, babaguhin tayo. The only power that can change the nature of man is the Word of God. This is the gospel written that is being preached to us. Babaguhin ka. Kung gusto mong mabago, ang makakabago sa iyo ay hindi ang tao, hindi ang paraan ng tao. Ito'y mababago ang ating kalikasan sa paraan ng Diyos. Ngunit hindi lamang na mababago ang iyong kalikasan. Maging ang iyong kalusugan ay magiging kaloob ng Diyos sa iyo. One of the gifts of the Holy Spirit is divine healing. And when you hear the Word of God and you repent and you are baptized, you will receive the gift of the Holy Spirit. And the gift of the Holy Spirit is also divine healing. Purihin ang Panginoon. Ano yung divine healing? It is the direct power of God to heal the sick. But not only divine healing, above all, the change of human nature from Satan to God, from darkness to light. It is only the Word of God. Kaya sa pagkakataong ito, these are the reasons why we must teach the Bible. Why we are not to pollute what is written in the Bible. This is God's Word. If you will add the words of man, dadagdagan ang iyong parusa
At kung bawasan mo, kung sinasabi ng Biblia ay wawalin mong kabuluhan, babawasin din ang iyong pangalan sa aklat ng buhay, and you are a hopeless man. So, read your Bible, listen to the Bible, and practice doing what the Bible says. Ang sabi ng Panginoon sa 8:31, magpapatuloy kayo sa aking mga salita. Kayo'y magiging mga alagad. At bilang alagad, we use the Bible. We do not only use the Bible, but we also speak in defense of the Bible. Purihin ang Panginoon. Ang Ebanghelyo ay dapat nating ipalaganap. At ang isa nito, ang patutuon ng ating mga buhay na binago ng Diyos. Tayo ay manalangin. Amang Diyos, saan man ang iyong mga lingkod ngayon, saan man ang mga nakikinig ng iyong salita, madama nila ang iyong kapangyarihan. Madama nila na ikaw ay gumagawa. Nililinis mo ang aming mga puso. Binabago mo ang aming mga espiritu. At ang mga may sakit, patutuhanan mo sila. Pagalingin mo sila ngayon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Kapag mo si Kristo sa iyong buhay, hindi ibig sabihin na wala ka ng problema, kundi mayroon kang Panginoon na handang samahan ka, pasanin ang iyong mga kabigatan at alalayan ka. Hindi niya tayo pababayaan sa tuwing dumarating sa atin ang anumang suliranin o pakikipagbaka. Kailangan lang nating manampalataya sa Diyos na sagana sa kahabagan at mapagbiyaya. Sa amin pong mga kaibigan na ito po ang inyong kauna-unahang pagkakataon dito sa Oras ng Katotohanan, sana po ay maging pasimula ito ng inyong patuloy na pagsubaybay. Kung mayroon po kayong anumang tanong o may kahilingan po kayo na nais ninyong isama namin sa panalangin, maaari ninyo kaming maabot sa pamamagitan ng mga numerong naka-flash ngayon sa ating television screens. Salamat pong muli sa inyong pagsubaybay sa edisyong ito ng Oras ng Katotohanan. Hanggang sa susunod po, pagpalain po kayo ng ating Panginoon. The first
Di mo maano